Assalamu alaikum, welcome ulit sa video natin. May tatalakayin tayo sa video na ito yung patungkol sa kumakalat na trending ngayon na may black magic daw. Ang isang video na sa YouTube na Quran audio. Dami pa nga doon si Sheikh Lafasi, isang favorite kong Sheikh kasi yung picture nga nandoon. So ano yun? Quran niya siya yung nag-recite, I mean. Tapos may nagkuha lang, nag-download, tapos nilagyan ng boses sa likod. So may mga nakapansin, may mga nag-comment, nagbigay aware na babala na i-report yung channel na yun. So ngayon hindi na natin makikita, parang si Sara Ali yata ang pangalan niya at siya yung nag-upload yung video na yun. So mahaba yun. Ngayon may mga iba na gusto na makakuha sa ganyang subscriber, gumagawa ng bagong channel, tapos gagayain yung pangalan Sara Ali, tapos ida-download niya yung Quran na yun, ilalagay niya para akala ng mga tao yun. Gusto lang ng subscriber o views. Anyway, nag-aano yata siya ng watch hour. So dito sa video na ito, tamang-tama, tatalakayin natin ang patungkol sa black magic, yung salamangka. Black magic, tayo ba mga Muslims ay naniniwala doon? Yes, naniniwala po tayo dahil tinuruan tayo sa Islam ang warning, babala patungkol sa bagay na ito. Hindi tayo tinuruan na mag black magic, pero tinuruan tayo ng warning patungkol sa bagay na ganito. So meron din sa Quran, makikita yung sa chapter 2, Surah Baqarah, sa verse 102 na sinasabi dito noon sa malapit na kulugan dito sa Tagalog. At sa halip, kanilang sinusunod ang anumang binigkas ng mga demonyo noong panahon ng pagkahari ni Solomon. Hindi si Solomon ang di naniwala, subalit ang mga demonyo ang mga di naniwala. Sila mga demonyo ang nagturo sa mga tao ng salamangka at ng anumang ibinaba sa Babylon, sa Babylonia. Sa dalawang anghel na si Harut at Marut, subalit sila ang dalawang anghel ay hindi nagturo sa sinumang ng gayon salamangka hanggat hindi sila nakapagsasabi bilang babala na kami ay isang pagsubok lamang, kaya huwag kayong magtakwil ng paniniwala sa pamamagitan ng pagsasanay ng salamangka. At sila ay natuto mula sa kanilang dalawa ng anumang pamamaraan maaari magdulot paghihiwalayan sa pagitan ng lalaki at ng kanyang asawa, subalit sila ay walang magagawang pinsala sa sinuman sa pamamagitan nito maliban sa kapahintulutan ng Allah. At sila yung mga tao ay natuto ng anumang nakapipinsala sa kanila ay hindi nakakabuti sa kanila. At katotohanan sila mga anak ni Israel ay nakababatid. Sino mang kumalakal nito ng salamangka ay walang nakalaang mabuting bahagi sa kabilang buhay, sadyang napakasama ng anumang ipinagbili, pinagpalit para sa kanilang mga sarili, kung ito ay kanila lamang nababatid. So dito, alam natin noong panahon na ang mga devils, mga masamang espiritu, mga demonyo, yung mga mula sa engkanto, mga jin, sila yung mga nagkalat, nagturo sa mga tao mga ganitong klaseng pagkukulam sa salamangka, black magic, tulad sa panahon ni Propeta Solomon. Pero bagkus hindi si Solomon ang nagpractice nito, bagkus yung mga demonyo ang nagturo sa mga tao at yung mga, may mga taong sumunod o nagpractice ng gawain ng ganito, kasama siguro dun sina Harry Potter at yung kanyang school. Anyway, at nagbaba ang Allah ng pagsubok sa mga tao noon na sa Babylonian, mga dalawang anghel na ibinaba na nagturo ng ganitong salamangka sa mga tao, pero sila ay nagbabala na sa kami ay pagsubok. So kumbaga, wag din nilang tanggapin o kunin at i-practice, pero mas pinili pa rin nila yon. Kaya dito sinasabi din na may mga nagdudulot ng paghihiwalay ng mga mag-asawa dahil sa ganitong black magic. Pero wala din sila magagawang kapinsalaan kung hindi sa pahintulot din, kung permission ng Allah. Pag-usapan natin. So ano nga ba meron doon sa Quran? Doon sa Quran na yon, nagpe-play yung Quran. The same time, may boses daw na naririnig na babae sa likod na may sinasabi siyang English words. Siguro mapapanood yung kayali daw o ano. May binabanggit siya doon at mukhang may kinalaman yon sa black magic na pagkukulam. Meron dito sa Islam Q&A, Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, mabanggitin natin dito yung patungkol sa mga klase ng black magic at ano yung makukuha natin dito sa mga sign ng nasaniban o naano yung isang tao at sign na naapektuhan siya ng black magic, at marami yan dito. Inshallah, babanggitin natin. May nagtatanong kasi dito sa Sheikh, sabi niya, mahaba story, may kamag-anak siya o kapatid niya na
bidal daw mag-ibang ugali, simula daw nakauwi na sa bansa nila at pati nanay nila is nababastos na tapos nakatulalala lang or nasa labas ng bahay ng dalawang buwan, so etc. Yung story basta parang sinaniban. Kaya dito, unang sign of jinn or satanic na possession o sinasaniban ganun. People who had experience with such situation have related that the following are among the signs of a person who is possessed by jinn or Satan. So ito yung mga experience ng mga tao na nasaniban ng jinn, engkanto, or masamang espiritu, ang demonyo, ganun. So dito, una, ang isang senyales na siya ay nasapian o na ano nang sabihin natin sinaniban ng engkanto o jinn. Ang una dito ay ang pagtanggi niya sa Quran. Kapag siya ay nakakarinig ng Quran, ay tumatanggi siya at pati adhan, yung call ng prayer, tumatanggi siya. At dito yung pagkawala minsan ng malay, biglang nawawalan ng malay o ano, epileptic attack, especially when hearing the recitation of Quran, ganun. Pag nakakarinig siya ng Quran, nire-recite, dito minsan nawawalan siya ng malay o nag-iiba yung reaction nila. Tapos, madalas na binabangungot, yun, pangatlo, madalas na binabangungot sa pagtulog, tendency to avoid, lumalayo siya sa mga tao o biglang nag-iiba ang ugali niya na paglayo niya sa mga kaibigan o ito yung pagkaintindi ko dito dahil ito ay English. Nababasa niya ito sa Islam Q&A inshallah. Panglima is yung minsan pwede din siya nagsasalita o sumasagot lalo kapag nire-recite ang Quran din sa kanya. Lumalaban o nag-ano siya, nag-iingay, natatakot siguro. Doon mo makikita yung tao, may namit na akong ganito sa Pilipinas eh. Gusto niya magbalik Islam, so yung pinapasyahada namin itong matanda. Nagulat din yung imam namin, sabi niya, tignan mo, na itong matanda na to, kasi pumasok siya sa masjid ulit yung time na yun. Tapos binabasahan siya ng Quran, bitlang nagwawala. Hindi niya mabigkas yung syahada. Sabi namin, sabi mo, ashhadu an la ilaha. Hindi niya masabi, gumagayan siya, sumasara daw yung bibig niya, hindi niya mabanggit. Sabi niya, bakit po ganun? Mga senyalis na ganun na sila ay nasasaniban na. Tapos, pang-anim ay madness, as stated in the Quran. So, may mga iba na nagkakaroon ng nagiging baliw, no? So, sign of black magic. Ito naman ay sign ng black magic. As for a person struck by magic, he might experience the following. So, kung ang isang tao ay natamaan ng isang magic, na maaaring ito ang kanya mga nararanasan. Dislike of one spouse, pag ayaw na niya sa asawa niya, na bidlang nagbago ang ugali, hindi na niya gusto yung asawa niya or something, o ayaw mo din makita ng siguro ng mga kopolo, ayaw mo makita ang asawa mo, dahil nga ito yung sinasabi din sa Quran na binanggit natin kanina, na may mga ibang tao learn that nagkukos sila ng separation sa dalawang mag-asawa. Nagpa-practice sila ng black magic, kinukulam nila ang mag-asawa para ito ay magkahiwalay. So tandaan natin to, lalo yung mga couple dyan, mga mag-asawa, na minsan cause ng inyong paghihiwalay dahil din minsan sa hindi lang sa marites ng ibang tao pero pati sa black magic pwede din itong maging sanhi. Kaya bawas-bawasan yung pagpo-post masyado ng relationship goals, yan. Kaya marami naghihiwalay sa ganyan dahil nakikita ng public, madlang people, at hindi yung nagusto yung may mga iba doon na followers mo na hindi natutuwa sa inyong relasyon at baka may ginagawa ng kulam sa inyo. Kaya nagkakaproblema ang inyong relasyon, lagi kayo nag-aaway at ayaw nyo na sa isa't isa dahil sa epekto ng black magic sa inyo na kung sino man sa tagusubaybay nyo ang nakakita ng mga relationship goals nyo. Kaya hindi na nagiging healthy ang relasyon nyo. Pangalawa, different attitude, na nag-iiba ang kanyang ugali. Ito yung mga sign na natamaan ng black magic, okay? So una, pagkaayaw sa asawa, hindi na niya gusto. Pangalawa, pag lumalabas siya ng bahay, namimiss niya ang kanyang pamilya, no? Nafe-feel mo minsan, namimiss mo ang iyong pamilya. Pero pag uwi mo naman, bidlang nag-iiba yung ugali niya agad sa kanyang pamilya. Hindi na niya gusto, naiirita siya, hate niya, wala na yung pagmamahal, no? Pero pag wala yung mga pamilya niya, namimiss niya yung pagmamahal niya sa pamilya niya. Tapos pero pag uwi naman niya, hate naman niya yung pamilya niya, ayaw naman niya makita yung mga asawa niya o ano, o magulang niya. So ito mga sign ay sinasaniban na. Ngayon, pangatlo, wala na din siyang gana makipagtalik sa kanyang asawa. Hindi na ginaganahan. Pang-apat ay yung babae na laging na nakukunan. Pwede din dito kasama din ang nakukunan. Kaya yung mga iba dyan na nagbubuntis, ganyan, wag masyado lahat ipalandakan sa social media. Ako yung nagbuntis asawa ko, walang sign. Nagulat na lang sila, ha? Buntis? Nanganak ka na pala. So sa 9 months tinago namin yon. Yes, wag mo i-share sa social media.
Dahil yung mga iba, hindi nakakapagsabi ng masha'Allah, tabarakallah. Yung mga iba, ay, buntis ka, good, kahit pa paano, good luck or something. Tapos mamaya kung ano mang mangyari doon sa evil eye or wala, hindi nabuo yung bata dahil natukso ng evil eye or something ng ano ng tao. Yung nabati o anong tawag doon sa atin, nausod, di ba? Yung bata minsan, pag sinabihan ng basta-basta, ang cute, walang masha'Allah, tabarakallah. Wala, diretso, ang cute, ang ganda naman, ang cute ng bata. Tapos pag uwi, nagkakasakit na, nialag na at nagsusuka. Epekto ng evil eye, na evil eye mo, at ito ay may katotohanan sa Islam, ang evil eye. Halos pwede ito makapatay ng tao. So, yon, iwasan ng ganun pagpo-post. Dahil kaya sanhi na mga iba minsan nakukunan, masyadong sinishare agad kung kani-kanino. Tandaan mo, hindi lahat sa kaibigan mo or makakilala mo is natutuwa. Panglima, pagbabago agad ng ugali na walang dahilan. Pagbabago agad ng mood. Alam mo, itong pang-five ako to, no? Pero hindi ibig sabihin sinasaniban ako, wait lang kasi may mababasa tayo dito sa baba. So pang-five, parang ako minsan nagbabago yung mood ko sa bahay, ano, dati may mga yung sakit ko pa sa mental illness. So ganito, yung taong biglang nagbabago ang kanyang mood, mamaya masaya, mamaya biglang nagalit na naman, biglang nag-iiba yung mood niya, naiirita, no? Na walang dahilan minsan, no? So, pang-anim, pagkawala ng appetite for food, nawala na siya ng gana, no, sa pagkain, ng sa panglasa niya sa pagkain. Wala na siyang ganang kumain o ano. 7, nag-i-imagine siya ng mga taong kilala niya o taong pinag-iisipan niya na masama na hindi naman totoong ginawa. Thinking or imagining one has done something when in reality one has not done. So may tao kang iniisipan na ginawa niya itong kasamaan na to sa iyo or something. Pero sa totoong buhay na itong tao na to, hindi naman niya ginawa yon. So, isa pa yon. Nag-iisip ka na ng masama sa mga tao. So pang-8 ay yung pagsunod mo. Pagbigla na lang pagsunod ng isang tao sa isang tao at bigla na lang niya minamahal yung tao na yon. Bigla na siya na fall in love o bigla na siya sumusunod sa tao na yon na walang dahilan o bakit niya sinusunod yung tao na yon. Ay sign na pwedeng siya ay kinulang. So, sabi din dito, it should be note, take note. Yan yung sinasabi natin na if a person experiences some of above symptoms, this does not necessarily mean that he has either possessed by a jinn or struck by a black magic. It might be due to psychology or psychological reason. So, tandaan nyo, lahat yung nabanggit kanina is hindi ibig sabihin na pwedeng agad na kinukulang ka na pala siguro or baka sinaniban ka na ng engkanto o jin o masamang spirito. Hindi nangahulugan agad na ganun. Pwedeng minsan na dahilan ay may sakit yung tao, psychology, may problema. Tulad yung number 5 sabi ko sa iyo kanina na akala mo sinasaniban ako ng jin dahil nagbabago yung ugali ko minsan sa dati yung may mga sakit, yung time na may sakit pa ako. So hindi yung dahilan ng sinaniban o ano. Nagpa-check up ako, nalaman na may sakit talaga ako, so nasa psychological reason, nasa mental illness yun. So wala yung kinalaman minsan sa mga jinn. Hindi lahat ng nabanggit kanina is totoong sinaniban agad o totoong may black magic. Baka may sakit o yung kaninang babae na nalalaglag lagi ang kanyang anak, baka nasa lahi nila o may sakit talaga or kulang vitamins o sa sarili niya, baka nag-yosis, whatever. So may mga medical din reason, hindi lahat na lang agad na ganun paniniwala na natin. Hanapan din natin baka yung pala may sakit yung tao, yung pala may dahilan bakit hindi kumakapit yung bata sa tiyan niya o something. So both, may hanapan natin ng tamang ano pangyayari o dahilan yun. Hindi lahat is nahuhulog na lang sa black magic or whatever. So dito, paano maprotektahan ang sarili sa black magic or sa mga satanic na possession sa tawag doon, sinasaniban. Ang cure ay may mga step by step ito tulad ng mga condition na follow step by recommended. Putting one trust in Allah with sincere belief that He is the only cure for everything. Ang paglalagay ng tiwala mo sa Allah. Paglalagay ng tiwala mo sa tagapaglikha, ang Diyos na nag-iisa, ang Allah, na sincere na paniniwala, no? At na siya lang ang nakakapagpagaling ng lahat ng klaseng sakit. Pangalawa, pagbabasa ng Quran o mga dua na mga panalangin na ibinanggit sa Islam tulad ng pag-seek ng refuge, out of the lemon shaitan rajim, at Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, yan. Tulad ng Propeta SAW, ito ay ang kanyang binabanggit para sa kanyang pagpapagaling sa kanyang sarili. Surah Ikhlas, yan. Yung tatlong kol, yung tatlong last surah sa tawag doon sa Quran. At Surah Al-Fatiha, yan, basahin niyo din ang Surah Fatiha,
to cure black magic. Some have successfully used it. 7 lot, 3 leaves. May binabanggit dito na leaves, dahon ng isang klaseng dahon na hindi ko alam ano to. Kailangan daw madurog siya, ma-crunch, and then mix with water, tapos paliguin mo daw. Inshallah, try ko ilagay ito sa comment para hanapin natin ang klaseng puno or dahon yun. Pwede din basahin ang Ayatul Kursi, yan, yung mga sura na nabanggit doon kanina, verse na na-mention, ang Black Magic, yun din yung Sura Baqara, Sura Yunus, ayan, sa person to, the possessed person drinks some of water and the rest is used to give him a bath. So, removing the elements, as was done by the prophet, yung pag-alis din ng mga kung ano-anong mga elemento, no, yung mga iba, quintas na may isang mata, something na mga kung ano-anong mga ganyan, alisin natin yung tapon natin dahil ito ay gawain ng mga kulam o black magic. So, lahat ng mga pamahiin o something, mga kung ano-anong sinasabi dyan, alisin natin yung mga ganyan. Kumain ng 7 na Aliyah al-Barni, yung dates na itong klaseng dates ay matatagpuan sa Medina, sa city ng propeta. The first thing in the morning, if possible, any dates will suffice him by the will of Allah. So, ang pang-apat, kumain ng dates. Kahit anong klaseng dates, kung wala ka na mahanap na dates yung katulad sa sinasabing sa Medina, alam ko din adjua, kung hindi ako nagkakamali, yung black dates na gusto din ng propeta. So, 7 ang kakainin mo. Kaya yung amo ko dati ang tataka ko, bakit kumakain siya ng... Bakit siya binibilang yung buto ng dates sa umaga? Kinakain niyang dates. Binibilang niya kung takailan na siya. Yung pala, naalala ko itong hadith na 7 ang kainin mo, mapoprotektahan ka sa black magic sa araw na yon. So, pang-apat ay yung cupping, yung pag-remove ng dugo, yung cupping, yung ginagawang yung hijama, tinatawag. At pang-anim is offering supplication, yung panalangin mo lagi sa Allah, yung malakas na connection mo. At naway, hilingin natin sa Allah na i-cure tayo, ialis tayo sa mga hardship na ganito, ilayo tayo sa mga ganitong bagay. At Allahu alam, ito ang shinare ng ating Sheikh, si Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid dito sa Islam Q&A niya. Pwede nyo i-download yan or mahanap nyo din sa kulay green siya kanya. So ating Tinagalog lang na mabilis kasi nagmamadali tayo ngayon. Kaya binadali natin gawin itong video. At alhamdulillah, at least na-translate ko sana ng abot kaya ako sa Tagalog. At naway mag-beneficio tayo dito at mailayo tayo ng Allah sa mga ganitong bagay. So kung may narinig kayo mga ganitong Quran, ilayo tayo, lumayo agad kayo. Pag nakita nyo pa yung tawag doon, i-report nyo yung YouTube video na yun kapag nakita nyo pa yon para matanggal na siya dahil nga hinaluan yung Quran ng background na boses ng pag-recite ng mga black magic. So at least ginamit natin yung chance na yun na maisingit ito about sa black magic. At sana may natutunan kayo dito. At maraming pong salamat. Kung may mga katanungan kayo, gawin natin next video inshallah. Maraming salamat. Maasalam. Shukran.